Yes, Robert, good morning at sa lahat ng nakasubaybay po sa atin. Opo. Sir, itong development na ito, pagpayag ng BJMP sa contact visitations, eh magandang regalo po ano doon sa ating mga kapamilya, lalo na yung mga longing doon sa kanilang mga miyembro ng kapamilya na nakakulong. Hingi lang po kami ng inyong guidelines. Ano po ba yung unang-una, sino yung pwedeng bumisita sa kanila? Sino lang? Well, unang-una, meron tayong listahan ng mga pamilya o immediate families ng mga PDL natin. Kinukuha na ito pagpasok pa lang nila doon sa mga facilities ng BJMP. Opo. So, yung immediate family, sila muna po yung priority natin. And then second, kailangan talaga makipag-coordinate muna or makipag-communicate doon sa concerned facility para sa scheduling, Robert. Opo. Kasi hindi natin pwedeng mapayagan 100% ng total jail population ay makabisita lahat ng pamilya, no? Importante yung health and security protocols na in-implement ng BJMP para mapagbigyan lahat, no? Kasi hindi naman lahat din ng facilities meron silang luxury of space, no? Meron lang tayong espasyo doon na yun ang ginagawa natin muna na visitation area. And then third, importante po na yung mga dadalaw ay bakunado, Robert. Ayun, importante. Dapat, meron silang dapat fully vaccinated na sila at kung preferably nga dapat may booster na. Ngayon, meron tayong mga kababayan for health and religious belief reasons. Hindi sila nakabakuna, wala namang problema. Basta magdala lamang sila ng negative results ng kanilang RT-PCR 72 hours before ng bisita and 24 hours naman para sa antigen results, no? And then of course yung mga dadalhin din nila ng mga essential items sa jail, daraan pa rin yan ng security and search procedures na nakalatag sa lahat ng mga district, city and municipal jails natin. Ibig sabihin po nito, sir, kung may gustong bumisita, hindi agad-agad makakapasok. Halimbawa, hindi gusto mo ngayon na agad, dali mo lang yung requirements. May prior arrangement dapat. Kumbaga, nagpa-schedule muna po kayo. Ganun po ba? Yes, that's correct, Robert. Kasi hindi naman lahat ng mga facilities natin ay napakalawak ng visiting area. Ang iniiwasan natin dito sa haba ng pila, no, at doon sa schedule na meron tayo, hindi natin mapapasok. So importante, nakaayos muna kasi iahanda din natin yung mga PDL and then kami rin yung mismong visitation area kasi may mga disinfection process pa yan. So kailangan lang na maging organisado lahat. Yung pong pagpapaschedule nila, sir, paano po ba? Via online? Itatawag ba doon sa jail facility? Paano po? Well, lahat naman ng mga facilities natin, meron silang Facebook account, meron mga contact details. Nakapaskill, no, sa gate pala ng facility. So, lalo na sa mga PDL natin na matagal na dumadalaw, nakalagay naman po yun doon. So, pwede silang makipag-communicate the earliest time possible doon sa schedule ng kanilang pagdalaw. Opo. Konting description nga lang po, sir, doon sa visitation area natin. Ano po yung itsura nito? Meron bang harang? May glass pa rin ba? Or as in physical na magkaharap na sila at pwede na sila mag-usap, maghawak ng kamay, magyakapan? Well, una-una, we did a run-through, no, nitong resumption ng ating contact visitation. Opo. Last month, meron pa yung physical barriers, no? May transparent barriers pa yan. Pero ngayon, nakaupo na sila sa bangko, nasa isang mesa na sila, maari na magkahawak ng kamay, maari na pong magyakap yung mga pamilya. At kaya nga natin isinulong ito, Robert, ano, kasi hindi lang naman physical or health concerns, pati yung mental health nila, no? Opo, kailangan opo na rin nating ma-address kasi 2 years, wala na rin mga bisita yan. Kaya nga nakikisuyo tayo sa mga kababayan natin na dadalaw. Nais talaga namin na maging organisado lahat. Ayaw natin na mahabang pila. Gusto natin ma-accommodate natin na maayos, ka importante ho yung coordination, yung cooperation sa families and of course yung kanilang pagsunod sa mga rules and regulations sa dalawan.
Sir, ito pong pagbisita nila, may time limit po ba? Gaano po kahaba yung oras na ibibigay sa kanila? Kasi considering na may mga nakapila pa na iba. Well, magandang tanong yan, Robert. Ano, bigyan muna natin sila idea sa schedule. Apo. Kasi from Tuesday to Thursday, 1 to 5 p.m. Mm-hmm. Kapag Sabado, Linggo naman, 8 to 12, tapos 1 to 5. So yung pagitan in between, yun yung mga disinfection. Mm-hmm. And then Monday tsaka Friday, wala po tayong dalaw kasi kailangan din ho na may ayos natin facility, maglinis. Mm-hmm. Ngayon, yung oras ng pagdalaw, depende po yan sa dami ng bisita at dami ng dadalaw sa araw na yon. Ayun. So halimbawa, pwede silang mabigyan ng isang oras o dalawang oras, depende po sa dami. Ngayon kung halimbawa iilan lang naman at kayang ma-accommodate doon sa visitation area, then mas mahaba. Kaya nga, importante na ma-check natin ilan ba yung dadalaw para ma-arrange din natin yung oras, no, na maari nilang makasama yung kanilang kapamilya. Ayun, isa pa po, halimbawa may dadalaw sa isang PDL natin, ano, ilang po yung pwedeng dumalaw sa kanya? Pwede ba yung asawa niya at yung nanay niya or isa lang po talaga ipapayagang makapasok? Well, hanggang dalawa, no, for the time being, hanggang dalawa ang pwedeng maisama muna natin kasi limitado nga yung espasyo natin, no. Sa iba mga facilities nga, isa lang ang pinapayagan pa sa ngayon, no. So for the time being, ganun muna yung magiging setup natin hanggang sa ma-accommodate muna natin lahat ng mga bisita nung mga PDL natin. But hindi rin naman sila dapat mag-alala kasi in-expand naman natin yung ating electronic visitation or e-dalaw. Priority natin yung mga elderlies natin para hindi na babiyahe, napakalayo, at yung mga nasa probinsya pa na mamahirap nating kababayan na ibibili na lang ng bigas yung ipapamasahin nila, we strongly suggest na mag-electronic visitation or e-dalaw na lamang po sila. Ayun. At bukod po dito, di ba tama po kayo eh, kasi yung mga nakita ko din na Facebook, yung sa General Trias, yung sa Calamba City, tama po ba? May mga nakapost na din sila na detalyado na mga policies doon sa pagdalo para hindi rin nalilito yung ating mga kapamilya. Yes, that's correct, Robert. Ang direktiba ng ating Chief BGMP, si Jail Director Alan Iral, gawing maayos yung visitation, yung mga rules and regulations na kapaskil ay hindi lamang doon sa mga facilities na nabanggit mo, kundi lahat ng mga jail facilities natin sa buong bansa, standard yung mga polisiya namin. Ganun talaga ang dapat na gawin kasi iniiwasan natin magkaroon ng kalituhan sa mga kababayan natin. Tama po, at tama po. Natin maging organisado at maayos yung isasagawang pagdalaw. Opo, tama yun, sir. Kasi minsan yung isang pamilya na dadalaw, hindi naman nang galing doon sa mismong city kung saan nakapiit yung ating PDL. Kaya maganda talaga na organisado, detalyado, at alam ng mga kababayan natin saan tatawag, paano magpa-schedule para hindi po nasasayang yung kanilang araw ng pagbisita. Yes, that's correct, Robert. At hindi lang yan din, ano, iniiwasan natin na magkaroon ng problema, magkahawa pa ng sakit, no? Kasi nasa pandemya pa rin po tayo, kaya hinikayat natin yung ating mga kababayan na makipag-cooperate po sa mga jail personnel natin, at yung mga minimum health and security protocols sundin lang po natin para naman po yan sa ikabubuti ng lahat, para po yan sa kaligtasan ng bawat isa. Yung pong ating idalaw, sir, kumusta? Tuloy pa rin ba ito or may hinto dahil meron tayong contact visitations? Well, actually, Robert, itutuloy-tuloy naman na ito ng BGMP. Nakita kasi natin yung kung gaano siya ka-effective at practical, lalo na dun sa mga mahirap nating kababayan. May nakausap nga ako, no, na namamalengke lang ako dyan sa Marikina. Nakita niya siguro yung t-shirt ko sa opisina. Mm-hmm. And then tinanong ako tungkol sa mga polisiya sa Idalo, and appreciate niya yung electronic visitation kasi yung pamangkin sa probinsya, imbis na puntahan pa ng nanay, nakakausap through Idalo. Paano naman po ang pagpapaschedule nila dito sa Idalo na ito, sir? Ganun din, Robert. Pwede silang magpadala ng mensahe doon sa Facebook page ng mismong facility at yung mga contact details naman nakapaskil na. And sa tagal na rin, no, more than 2 years na natin, matagal na talaga yung electronic visitation, no. Halos 10 taon na nga yan, yung idalaw.
nakita na natin at ng mga kababayan natin, lalo na mga dumadalo sa facilities, na kung paano yung magiging procedure. So familiar naman na talaga sila, so na-institutionalize na natin ito. Shift naman po ako ng konti sa topic. Sir, yun naman pong registration, voters registration sa ating mga PDL, nagpapatuloy po ba or naka-stop pa? Well, ang sistema kasi ngayon, Robert, no, doon sa recent na guidance from the COMELEC, mag-establish kasi ng mga special satellite registration centers, no, sa mga jail facilities natin. So ang COMELEC po mismo ang pupunta sa mga pasilidad ng PGMP para isa-isa gawa yung special registration. Ang sistema lang ngayon, no, naintindihan natin, marami pa po mga kababayan tayo na sa mga unang araw, nariyan na sa COMELEC offices. Kaya ang ginawa po natin, dahil limitado lang naman din ho ang manpower ng COMELEC at resources nila, yung BGMP wardens natin ang pumupunta sa local COMELEC offices para makipag-coordinate regarding dun sa schedule, no, ng kanilang pagpunta, para may ayos din natin, Robert. Kasi opo, may mga ibang activities pa rin tayo kagaya ng visitation, no? So, yung mga espasyo na kakainin, yung movement ng tao. So kailangan din po nating paggandaan yon. Sir, matanong ko din, lagi naman ito nagiging topic kahit nung sa budget deliberation dito sa Senado, yung congestion sa mga pasilidad natin, ilang porsyento na sobra dun sa allowed or sa standards na kulungan yung ating mga jail facility po, kung meron man? Well, sa uling datos natin, nasa 370% yung congestion rate natin nationwide. Mm-hmm. Pero napakalaki na ng naibaba nito mula nung 612% nung 2017. Mm-hmm. At ang nakakatawa dito, Robert, patuloy na bumababa yung bilang ng mga PDL natin sa mga district, city, and municipal jails. Nasa 129,000 na lamang, kasi nung mga nakaraang buwan, nasa mahigit 132,000 yan. No, so sana magtuloy-tuloy, no, yung pagbaba ng mga bilang ng PDL natin, gayon din yung congestion rate, at magtuloy-tuloy yung suporta mula sa national government at pamahalang lokal para sa pagtatayo at pagdadagdag ng mga facilities, no, sa mga jails natin. Kaya nga, Robert, ito rin yung panawagan natin sa mga LGUs, no, sana magkaroon sila ng pagkakataon yung mga local chief executives natin na mabisita yung kanilang mga constituencies sa mga district, city, and municipal jails natin para actual makita nila anong sitwasyon at diretso yung kanilang commitment kung anong pwede nilang maidagdag, particular halimbawa dagdag na selda o kung paano pa matutulungan yung mga kababayan natin. Opo, maganda po yun, no. At isa pa, panghuli na lang, sir, dahil magpapasko, malamig ang panahon, yung health situation ng ating mga PDL, kumusta naman po? Ano yung mga reported cases ng sakit sa inyo ngayon, sa sir? Well, alam naman na natin yung mga prevalent diseases during cold season. Tsaka number one talaga dyan, Robert, colds, no? Opo. Or sipon. Meron din tayong mga PDL na nagkakaroon ng ubo, pero yan naman, meron naman na tayong mga gamot sa mga facilities natin, at yung mga nurses natin, alam naman na nila yung gagawin natin. Tuloy-tuloy pa rin kasi yung disinfection na ginagawa sa mga jail facilities, kasi mahirap na, no? Kasi pag mga ganito, mga COVID-19-like symptoms, talagang binabantayan natin. But ang proseso pa rin natin, Robert, kung sakaling may mga bagong PDL na papasok, hindi pa rin yan didiretso sa general population. Meron muna na observation period doon sa receptions and diagnostics area, mismo doon sa jail facility. Opo. Panghuli na lang, sir, yung vaccination program ng pamahalaan, nung nakaraan, dito sa Senado, kahapon actually, napag-usapan yung mga wasted sa mga bakuna. Diyan po ba sa mga PDL natin yung vaccination program? Kumusta po? Nagpapasalamat tayo sa DOH, sa LGUs, kasi napakataas po ng ating vaccination rate. Actually, as of this date, nasa around 94% yung ating yung total jail population fully vaccinated na, and then more than around nasa kalahati na rin kami sa pagbibigay ng boosters, at meron na rin nabibigyan ng second booster, no? So hindi po nasasayang yung bakuna para sa mga PDL natin. And natutuwa tayo, Robert, no, na
very willing sila, no, na magpabakuna din. Kasi para po sa mga kababayan natin, yung mga nakakulong ho sa BJMP, ito yung mga ongoing pa lang ang trial, hindi pa napatunay nagkasala. Anytime kapag nag-issue na ang korte ng order na ma-acquit halimbawa sila, babalik din ho ito sa kanilang mga respective communities, and ayaw po natin na maging cause of concern pa sila. Kaya sa jail pa lang, pinababakunahan na po sila ng BJMP. Ayun. Sir, panghuli na lang, baka may nais kayong banggitin sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga gusto bumisita sa ating mga PDL, nasa inyo po ang pagkakataon. Sa mga dadalo po sa mga facilities ng BJMP, hinihiling po namin ang inyong kooperasyon, koordinasyon sa aming mga personnel para po ito sa kapakanan ng bawat isa, para sa kaligtasan ng lahat, lalo't nasa pandemya pa rin tayo. At huwag na huwag ho kayo magdadala ng mga kontrabando, no? Ayaw ho rin ho namin na dadalaw kayo at pagdating ng panahon, kayo na ang dadalawin. Mag-iingat po tayo parate. Jail Superintendent Xavier Solda, ang tagapagsalita po ng BJMP, maraming maraming salamat po sa inyong oras at sa napakalinaw na paliwanag ngayong umaga. Thank you, sir. Merry Christmas po. Thank you, Robert. Magandang umaga din po.